Sa buong buhay ko, may isang kasabihan akong pinaniniwalaan. Masarap siyang pakinggan sa English eh. Play the hand you're dealt. Kung anong binigay sa'yo, tanggapin mo at pagsumikapan mo. Kasi may rason kung bakit yan ang binigay sa'yo. Hindi yan ibibigay sa'yo kung hindi mo kaya. I have always believed na kung ano man ang hirap na nararanasan ko, meron niyang dahilan. Kaya nung natanggal ako sa trabaho at binigyan ng oportunidad ng tsuhin ko na maging cook sa karinderya niya, pinagbuti ko talaga. Sabi ko sa sarili ko, baka dito talaga ako dinadala ng tadhana. Hanggang nagsimula kaming makilala sa lugar namin sa sarap na mga pagkain at mga kakaibang putahing ginagawa namin. Di kalaunan, nagretiro na ang tito ko sa kainan at ipinamana na sa akin ang buong karinderya. Nagsimula kami sa maliit na pwesto hanggang sa lumaki. At ngayon ay may 2 branch na. Ang humahawak ng isa ay yung aking asawa. Alam niya ang kada timpla, kaya may tiwala akong parehas lang ang lasa. Naniniwala ako na may rason kung bakit ako di nakapagpursige sa pagiging arkitekto. Dahil dito ako nakatadhana. Ako si Ray, at ito ang aking biyaheng destiny. My love, dito naniniwala talaga ako na lahat ng mga nangyayari sa atin, good or bad, there's always a reason as to why it happened, as to why it's happening to us. Na walang ibibigay sa ating kahit anong problema, kahit anong challenges na hindi natin kakayanin. Everything that is being given to us, those challenges are meant to make us stronger. And true enough, with the story ni Ray na ito yung itinadhana sa kanya. And he is always the kind of man that goes with the flow. Alam mo yun, sumasabay siya sa agos ng buhay. Nagtitiwala siya na no matter where that road is leading him, it is leading him to the right path. Dinadala siya, dinidirekta siya nito sa tamang daanan. Lagi siyang nagtitiwala to whatever it is that is in front of him. Kapag inoffer sa kanya, kapag nagbukas para sa kanya, kapag ibinaba sa kanya, he is the type of person na, sige, haharapin ko to. Sige, gagawin ko to. Sige, pagtatagumpayan ko to. With the belief na ito yung tamang daanan para sa kanya. So yan ang isang tipo ng tao na naniniwala sa destiny. Meron siyang faith sa fate. Meron siyang tiwala sa tadhana. And true enough, it turned out well for him. Of course, not without hard work. Alam naman natin yan, di ba? Everything na gusto natin, blessings that we enjoy, it is all a product of hard work. Because somehow, meron tayong ginawang maganda to deserve a blessing like that. And in his case, aside from going with the flow, aside na sinusundan niya kung saan siya dinadala ng mga hakbang niya, saan siya dinadala ng tadhana, my love, nilalagyan niya ng konting sprinkle of hard work, lahat ng yon, to the point that it became fruitful for him and his family, di ba? Now owning 2 karinderya under your name and dinadayo ng mga tao dahil nasasarapan sila. Kumbaga, nagkakaroon ka na ng parokyano. It means income on his side. So my love, ganun lang din in life. I have always said this in my show and I'll say it again. Walang ibibigay sa atin na hindi natin kaya. Everything that's happening to us, everything, the good and the bad, it's with purpose. Maybe it's meant to open our eyes, it's meant to teach us a lesson, it was meant to make us stronger, but it's always with a purpose. So instead of whining, instead na magreklamo ka, instead of
alam mo yun, mabuisit ka na, ano ba yan, ang dami naman binibigay sa akin, ano ba yan, Lord, kada ano na lang, puro problema na lang, Lord, kaliwat kanan, saan ba ako pupunta, di ba, ganyan tayo mag-whine eh, although, itong whining natin ay sa mga sarili natin, sometimes we cannot just help but voice it out. Napagod na ako, ang dami ko nang ginagawa, ang daming problema, lagi na lang ako. Ito yung linya natin sa mga taong umaasa sa atin, sa mga taong nagsiseek ng help natin, sa mga taong nakapaligid sa atin. It's as if parang wala silang ginagawa, na parang tayo lang yung kumikilos, no? It's as if na parang kasalanan nila that everything is happening to us. My love, it's instead of doing that, instead of nurturing yung negative response like that, maybe we can pick up a thing or two sa storya ni Ray. Believe na everything that's happening to you right now is with a purpose. Maybe it's a higher purpose, or it's leading you to a better future, or better environment, better opportunity, maybe. But you keep that hope and faith within you para mag-resonate yung positive na response. Mag-resonate sa'yo yung positivity, yung positive outlook para hindi lahat ng nakikita mo puro negative lang. Para hindi lahat ng na-perceive mo in life puro problema lang, puro sakit sa ulo lang. Kasi there is always a reason as to why things are happening to us. You just have to be patient enough to find out what it is. Claro? Claro.